paano po yung balak niyong erase during the third hearing of the OVP's proposed 2025 budget? Well, pag dumating siya, no, tatanungin ko ulit yung confidential funds, yung mga observation ng COA doon sa budget niya for 2023 and 2024. So, yun yung mga plano namin itan. Mm-hmm. What keeps you, ma'am, hoping that the Vice President will still attend House deliberations? Well, sa bahagi ko, no, parang hindi na ako maasa na darating pa siya. Hindi po ba parang futile attempt yung pagpapatawag pa ng third hearing considering na she's quite adamant on not attending any of these House hearings? Well, that is not final naman. No. There will be an executive meeting of the Committee on Appropriation this morning. At baka mapag-usapan yan kung itutuloy pa yung third hearing with her, no, with her budget. Kaya we will see later kung ano yung magiging decision ng committee. Ah, okay. So hindi na po sure on whether or not matutuloy pa yung third hearing. Oo, pag-uusapan yan ngayong umaga. Ano po yung considerations on not pushing through with it aside from her absence? Well, alam mo, Kat, nung second na hearing, hindi na rin na talaga umaasa dahil sa naging attitude niya. Pero yung third hearing pa kaya. So, tingin ko, baka i-suggest ko na wag na mag-third hearing. Diretso na sa plenary and we decide kung ano na yung magiging budget niya. At ayun ang propose ng House of Representatives. At baka mabago din yan pag nagkaroon ng Senate hearing or magkaroon ng sa BICAM. Mm-hmm. So, wala pa kaming definite, no? Wala pang definite decision ang Committee on Appropriation. Kami naman, susunod lang din naman sa magiging decision ng majority. Ma'am, refresh our mind, sino nga po ang sponsor ng OVP's budget sa plenary? Representative Tiangco of Nabot. Yeah. Ah, okay. Si Representative Tiangco. Toby Tiangco. Yeah, former mayor, now representative again, Toby yes. Tiangco. Has he reached out to members of the Appropriations Committee with regard to your proposed scrapping of several items? Well, nilapitan niya kami, no, after the hearing, no, the sponsor of the budget for OP will be Representative Toby, and the office of the Vice President is Zia Alonto. Ah, okay. Zia Alonto Adyong. Has the representative from Mindanao actually reached out to other members of the Appropriations Committee with regard dun sa mga adjustments na gusto niyo pong mangyari sa budget ng OVP? Well, medyo hirap nga si Representative Zia, no? Zia Adyong Alonto, dahil nga doon sa parang hindi rin nagre-reach out sa kanya ang Office of the Vice President despite na siya yung nag-i-invite na mag-usap sila, kasi he will sponsor, no? Baka mahirapan siya sa mga questions namin o ng mga iba pang mga representatives, kaya nga nire-reach out niya. Baka, well, ako nag 50-50 rin ako kung darating pa sila sa plenary. No, sa plenary session during the budget hearing. Okay. So nire-reach out niya naman yung mga members ng appropriations. So kami, tinatanong niya yung mga pwede namin itanong, no, sa during the plenary session. Apo. Representative Castro, maraming Filipinos on social media are calling to scrap the budget of the Office of the Vice President or give her a 1 peso budget. Explain to our viewers why that is not quite possible under our constitution. Well, ako personally, no, Kat, ayoko rin 'yon. So, we should be isipin din natin yung mga personnel dun sa Office of the Vice President, their benefits and other expenses. So tingin lang natin pwede lang naman tanggalin dito yung socio-economic programs niya, no, na hindi niya na justify. So yun naman noon, ayaw naman nating ma-zero, no, ay katulad ng ginagawa noon yung CHR, ginagawa nilang 1 peso budget or zero. So that is unfair naman. Kaya talagang ako nga, tanggalin lang yung mga socio-economic
ano no projects niya, baka more or less 1 billion 'yon. All right. And before we go, Representative Castro, we are very, very curious about the menu in yesterday's hearing. Was the menu during the OVP's second budget hearing a deliberate choice? Did the House intentionally serve squid or pusit dishes during the OVP's second budget hearing? Well, matagal na yatang nire-request yun, ano, na menu, yung pusit. Well, yung champurado, hindi rin namin alam kung paano yon. Pero syempre, apart lang naman din siguro yun ang menu ng mga caterer na that time ay na-serve. Pero sa bahagi ko, no, gusto ko rin sana kumain ng pusit. Baka doon that time na yung na-timingan yung pagsiserve ng ganun. All right. Thank you so much for... okay, we are showing a picture of what you ate yesterday. It's for context, this was served for lunch. For our viewers who missed this tidbit during yesterday's hearing, nung breakfast, they served champurado and dried pusit. For lunch, they served adobong pusit along with paella negra or squid ink rice. A lot of people are saying that this might be a jab against the vice president because during the first deliberations, you called her as someone who has been using squid tactics. So we want to clarify if that was an intentional move to hit the vice president indirectly. Well, nagkataon lang siguro yan, Kat, no? Siguro part din ng mga menu na ng ang caterer namin na taon doon sa araw na yun. All right. So we are chalking it up to coincidence. Thank you so much for joining us this morning, Congresswoman Franz Castro. Thank you.